Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Nang dahil napuno na itong si Lynette sa mga pamimintang nito kay Moira sa kanya at hindi ito tinigilan ni Moira itong si Lynette sa kadahilanan na hindi na napigilan din ni Lynette ang kanyang sarili. Nang ulit-ulitin ni Moira sa kanya na siya umano ang babae ng kanyang asawa at ang kanyang asawa umano ang nagbibigay sa kanya ng kwintas sa kadahilanan na nainis na itong si Lynette at sinagot na nito ni Lynette itong si Moira at sinabihan niya ito na oo, tama ka Moira, sa akin nga itong kwintas at bigay ng asawa mo. At dito natamimi nga itong si Moira sa mga sinasabi ni Lynette sa kanya at lalo itong nagagalit kay Lynette itong si Moira. Ngunit hindi ito nagpapatalo si Lynette at agad niya itong sinabihan si Moira, di ba gusto mo Moira? Naaaminin ko na sa akin yung kwintas na yan at bigay ng asawa mo. O yan, inamin ko na. At dito, agad naman itong nagtatanong itong si Moira at sinabihan niya itong si Lynette kung totoo nga ba umano ang mga sinasabi nito. At dito, agad naman itong sinagot ni Lynette itong si Moira at sinabihan niya ito kung bakit hindi pa ba umano sapat sa kanya ang mga sinasabi nito ni Lynette na aminin nito ang katotohanan na sa kanyang nga umano ang kwintas na kanyang nakita sa loob ng sasakyan ng kanyang asawa. At dito, nang sabihin ito ni Lynette kay Moira ay nagdadalawang isip itong si Moira kung totoo nga ba itong mga sinasabi ni Lynette sa kanya. Sa kadahilanan na iniwanan na lamang ito ni Moira itong si Lynette at agad na lamang itong umuwi itong si Moira sa kanilang pamamahay. At nang pagdating ni Moira sa kanilang pamamahay ay dito agad naman itong sinalubong si Moira sa kanyang anak na si Zoe at tinatanong nito kung saan umano ito nang gagaling kung bakit masama umano ang mood nito. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.